isa sa mga nararanasan nating hirap sa ating mga may sakit na GERD o acid reflux ay ang hirap sa pagtulog. Marami sa atin ang nagigising sa this oras ng gabi na hindi komportable kung ano-anong pumapasok sa isipan at unrelaxed. Ang iba naman talagang hindi nakakatulog. Since sa buong magdamag, walang tulog, minsan niya nakakaabot siya ng 2 araw, 3 araw na pare-paras ang kondisyon, hirap sa pagtulog. Hindi lang naman sa ating mga may sakit na GERD to nangyayari. Almost halos lahat na may mga nararamdaman na hindi ka nais-nais sa kanilang katawan, napapagdaanan din nila ang ganito. Kaya tara na, samahan niyo ako dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating puntahan, dito sa Herb Story. At welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating istoryahan, dito sa ating kwentuhan, dito sa Herb Story TV. At ngayon po, magbibigay na po muli ako ng tip tungkol po sa hirap ng pagtulog na nararanasan ko dati. Ano po, marami po sa inyo ang nagtatanong sa akin tungkol sa hirap ng pagtulog. Yung nagigising sa 10 oras ng gabi o kaya naman ay totally walang tulog, magdamag. Shout out po kay Ma'am Roda Kabakungan. Isa po siya sa mga nagtatanong sa akin tungkol sa ginagawa ko kapag ganun ang kondisyon. Dahil siya po, nagdaraan po siya sa ngayon sa hirap po ng pagtulog. Ano po? Actually, nakaranas na po siya ng okay na pakiramdam, nakakatulog, pero ngayon po bumalik po muli. Ano po? Payo ko lang po, ugaliin na po natin na maggawa ng diary tungkol sa nangyayari sa atin, tungkol sa mga kung paano mo nalampasan yung ganung kondisyon. Ano po, para sa ganun po, meron kayong idea kung ano muli yung gagawin nyo. Kasi tayo naman po kasi nakakalimutan minsan natin yung mga ginagawa natin. Ano po, kaya mahalaga din po yung may diary, yung may sulatan sa mga kondisyon na meron tayo. Ako mga idol, katulad nyo din po ako, maraming beses din po ako na nagdaan sa ganyan. At ang pinakamahirap na kondisyon po na naranasan ko sa hirap ng pagtulog, noong hindi ko pa po kilala yung sakit ko, yung sakit na GERD at yung sakit na anxiety. Ano po, alam nyo mga idol, ang hirap po sa pagtulog, dalawa po ang pinanggagalingan. Ano po, yung sakit talaga natin. Ano po, kung ano yung tunay na sakit mo, tunay mong karamdaman. Sa katulad po natin, nakakaranas po tayo ng GERD o acid reflux. Malamang po may mga trigger po na dumaan sa atin kung bakit sumipa yung atake at ang dahilan kung bakit sumipa din sa atin yung anxiety na pumukaw ng ating pamamahinga sa gabi. Ano po? Mga idol, kalimitan po kasi may yung pinanggalingan ng hirap ng pagtulog sa katulad po nating may GERD o acid reflux ay atake po ng acid reflux. Ano po? Malamang po nakatulog ka ng hindi pa tapos mag-digest ang ating tiyan.
na sa ating kinain. Kaya po dapat maaga tayong kumain. Ano po, maaga tayong kumain ng hapunan. Ang sa ganun po, pagdating ng paglipas po ng 3 oras, pwede na po tayong mamahinga o matulog. Pangalawa po, baka naman po napasarap yung kain natin. Ugaliin na po natin na kaunting kain lang sa gabi. Kung maaari nga lang po, prutas at gulay lang yung ating kainin. Ano po, ang sa ganun po, mas madali po siyang madigest. Kasi pagka yung mahihirap pong madigest na pagkain ng ating kinain, kahit po naka 3 oras na, baka nagtatrabaho pa yung ating digestive system. Ano po, yun po yung dahilan minsan kung bakit nagigising tayo ng 10 oras sa gabi, dahil may trigger. Ano po, may trigger, may atake tayo. Ayun, minsan hindi natin nararanasan o nararamdaman yung atake kasi nauunahan tayo o mas malakas po yung pakiramdam nung hirap ng kabog po sa dibdib, yung takot po, yung anxiety o panic attack. Kaya po, ang una pumapasok sa ating isipan ay parang ano po, parang hindi na tayo tatagal. Ano po, ayun po, nakakatakot. Ugaliin din po natin na bago matulog, kailangan relax na relax tayo. Ano po, ako po, ginagawa ko po, pag nakahiga na po ako sa akong kama, yung TV ko po dito, ano na po siya na YouTube, music po, yung relaxing music, mababa lang yung volume, tapos nakaset na po ng 1 oras yung akin TV. Mamamatay siya ng pusa pagdating ng 1 oras. Naka-timer po siya. Para nang sa ganun po, hindi na po ako gumawa pa ng pagpatay sa TV. Kasi kapag antok na po tayo, at kumilos pa tayo o may ginawa pa tayo, mawawala po yung lilipasan po tayo ng antok. Ano po, kaya ang ginagawa ko, sineset ko na yung TV. Pwede po yan na gagawin nyo kung mahilig kayo magbasa para antong kayo, marelax kayo. Pero huwag po kayong gagawa ng mga hindi nakaka-relax. Ano po, hindi nakaka-relax sa inyong katawan at isipan, o mag-iisip ng mas mabibigat na problema sa oras ng pagtulog, kasi hindi po talaga kayo aantokin. Kung antokin po kayo, magigising din agad-agad kayo na ang nasa isipan nyo, yung problema ang iniisip nyo. Ano po? Ngayon po mga idol, kung sakali po na parang medyo nalalim ang gabi, hindi pa rin kayo antokin kahit na 3 oras na ang nakaraan ng kayo makakain o may gitnang 3 oras, ginagawa ko po dyan, umiinom po ako ng ligam-gam na cha, yung pong chamomile tea. Ang chamomile tea po, may sangkap po ito na nakaka-antok sa atin. Ano po, nakaka-relax. Yan. Ngayon po, kung ang dahilan naman po ay parang hindi, ang pagkain nyo po ay nakinain ng hapunan ay mahirap tunawin, nakalampas na ang mahigit na 3 oras, pero pakiramdam mo pa rin yung pagkain na hindi pa natutunaw lahat, pwede po kayong uminom ng minti. Ano po, minti. Tsaka po kung kayo ay may nararamdaman na, dahil minsan po sa pagkain na kukuha natin para tayo nagkakahangin sa sikmura natin, yung po yung kabag o bloated. Ano po, mahalaga po o may sangkap po ang minti na nakakapagpatunaw po ng kinain. Makakatulong po ito sa atin. Yun nga po, kailangan matulog tayo, relax. Matulog tayo na maayos yung higaan, yung walang magiging istorbo. Ano po, baka po kasi medyo hindi nyo napagpagan ang inyong higaan, may mga kung ano-ano insekto na siyang dahilan kung bakit mabibitin ang inyong tulog, magigising kayo ng alangan dahil may nangangagat sa inyong ano po, kailangan po malinis po yung higaan natin, tapos maganda po yung ventilated. Ano po, hindi po stress sa katawan nyo yung inyong pagtulog, kailangan po ay maayos, medyo malamig, na yung tama pong temperature sa inyong katawan na hindi magiging dahilan kung bakit kayo magigising. Kasi nga po, ang problema, lalo na yung sa mga tumatanda na po, umiedad na po, kapag nagising, mahirap na po matulog. Ano po, kailangan po masarap yung tulog. Kasi pag masarap ang tulog mo, nagising ka ng 10 oras ng gabi at kailangan mo mag-CR, mas masarap po yung para kang groggy. Ano po, yung habang naglalakad ka, halos
nangangapa-ngapa ka pa dahil ayaw mong imulat ang mata mo at mag-CCR ka, tapos pagbalik mo sa higaan, dahil nga ang pakaramdam mo may groggy, tulog ka agad. Ano, tulog ka ulit agad kaysa doon sa magigising kang kinakabugan ka. Ano po, alimitan ko kasi nga sa atin, magigising ka na meron kang dahilan, ano po, may trigger sa iyo. At pagising mo, may kabog na yung ano, defense mechanism po kasi ng katawan natin yung kapag may katulad nun, acid na nasa dibdib natin, ang dibdib natin, na andyan din yung puso. Ano po, kung mainit dyan, hindi naman talaga ang acid ay nasa, ano, nasa esophagus. Ang acid po dapat nasa tiyan. Ano po, kapag ka magtutunaw o kapag ka magtatrabaho sila, pagka pumunta po sa dibdib yan, hindi po natural yon. Ano po, lalabas ang defense mechanism yung ating katawan. Ang isa na po dyan, yung takot. Yung takot po, mahirap po dyan sa takot. Lahat naman tayo siguro nakakaranas niyan. Kapag po meron tayong takot na ganyan, lahat po ng parte ng katawan natin, halos na hindi comfortable, halos nararamdaman natin. Kaya ang dami-dami nating nararanasang sakit, nasakit sa buong katawan natin. Ito po ay dala po ng ating takot. Ano po? Yan. Dapat po, pag natulog, lumampas ng 3 oras na nakakain. Ano po? Para natunaw na po yung pagkain natin, na ibaba na po yung pagkain natin. At hindi din po tayo iinom na maraming tubig sa gabi, kasi yan po yung dahilan kung bakit tumataas yung acid minsan. Ano po, kasi pag higa mo, yung acid po lalabas po sa splinter. Ano po, kaya yung tubig po at dapat nasa tamang pag-inom din tayo ng tubig, tamang oras. Ano po, pangalo po, kung talagang malimit tayo nag-acid reflux, itaas po natin yung ating unan. Elevated po yung unan natin mula dito sa may baba ng shoulder natin, paakit na po yan, nakataas na po yung ating ano. Nang sa ganun po, yung acid natin hindi umakyat sa esophagus. Ano po, hindi lumampas doon sa splinter. Tapos, iwasan na po natin yung mag-isip ng mga problema. Ano po, iwasan natin yung mag-isip ng mga problema, dahil yan po ang magdadala sa atin sa hindi pagtulog. Ano po, hindi dadalawin ng antok. Dahil yung ating pong isipan ay nagtatrabaho. Ano po, dapat po ay relax na siya, namamahinga na rin yung isipan natin kasabay ng pamamahinga ng katawan natin. Yun, kung sagali po magising kayo ng 10 oras ng gabi at may konting problema, ang ginagawa ko po dyan, kumakain lang ako ng saging po, at least kalahati po ng saging. Ano po, kinakain ko, na sa ganun po, kung may acid reflux po, maitulak. Ano po, maitulak, tapos inom lang ng konting tubig, yung tama lang po, para lang maitulak, malinis yung nasa esophagus na asido, kasi hanggang naandyan po yan, magpapalpitin pa rin po yung ano mo, yung puso mo, kasi nga natatakot ka doon sa nararanas at nararamdaman mo. Ano, kala mo kung ano na yon, kala mo ay atake na sa puso. Ano po, yan. At ugaliin po na gawa po ng diary, kung dahil po yung iba po, katulad ni Ma'am Roda, dati naman, naka-recover na siya doon sa hirap ng pagtulog. Dapat, alam niya kung ano yung ginawa niya dati. Kaya po yun ang kahalagahan ng diary. Kung naisulat mo po doon kung ano yung mga ginawa mo dati, kaya ka nagbago doon sa hirap na yun, ulitin mo lang ulit. Ano? Kaya mahalaga yung diary. Yan. Yun lang po, mga idol. Yun lang po yung tip na may bibigay natin. Ano po? Para makatulong. Ano po, makatulong po. At yun nga po, kung di ko nabanggit yung chamomile, maganda din po yung chamomile. Tapos kung sakali po na talagang ganun pa rin ang inyong kondisyon, kumari po, magpa-check up po kayo sa psychiatrist o kaya sa inyong doktor po. Nang sa ganun po, baka mabigyan kayo ng sleeping pills o yung anxiety. Ako po, meron po akong gamot na ganyan, hindi ko lang iniinom. Ano po, ngayon po, yung pang-anxiety nga pong yan, minsan ko lang ininom, hindi talaga sa anxiety, ininom ko siya sa hirap ng pagtulog, kasi yun kung pagtulog po, magiging hadlang po ito sa pagtatrabaho, pagkapuyat, kaya ang ginagawa ko dati, yun ang ininom ko, hanggang sa hindi ko na rin ininom. Ano po, pinag-aralan ko na rin yung natural na pamamaraan kung paano maantukin. Ano po,
Kung magkakaiba po kasi yung relaxing natin, kailangan malaman mo kung saan ka magre-relax. Na po, pag-aralan mo kung saan magre-relax ang katawan mo at ang iyong isipan para maging mahimbing ang inyong pagtulog. Yun lang po mga idol at sana nakatulong ako sa konti kong videong ito. Bye-bye po at salamat sa walang sawang pagtangkilik dito sa ating YouTube channel dito sa Arbs Story TV.